pagsama ng mga kabataan sa mga grupo na ganun, ano yun eh, parang minumulat nga yung mga kabataan eh, sa kung ano talaga yung nangyayari sa bansa, sa lipunan. Ang tunay na pagkawasa, yung katulad ng nangyari sa akin, talagang wasak na wasak. Talagang nawasak yung buhay ng mga anak ko. Kasi yung pagkamatay ng asawa ko, unang-una, siya yung breadwinner ng pamilya. Sa kanya kami lahat umaasa, hindi ako nagtatrabaho. Yung asawa ko yung bumubuhay sa amin. Nung namatay siya, talagang nawasak na kasi magbabago na yung sistema ng buhay namin eh. Kaya nga nung namatay siya, yung unang-unang concern ko, hindi lang yung paano sila buhayin, kundi paano yung mga anak ko. Nalalaki sila na walang tatay. Kaya nung walang tinuturo na anumang kasamaan o hindi nagturo yung anumang mga grupo na sinasalihan namin, lalong-lalo na yung Rise Up sa mga kabataan na dapat, wag nyo sundin yung mga magulang ninyo. Kung hindi, dapat ito yung gawin nyo. Wala silang tinuturong ganun. Bagkos, iminumulat nila yung mga kabataan sa paggawa ng mabuti. Inuhubog nila yung mga kabataan sa paggawa ng mabuti. Para kahit na yun yung naranasan nila, kahit na namatayan sila ng pamilya, lalong-lalo na yung anak ko, nawalan sila ng tatay, hindi yung galit yung mananait sa puso nila, kung hindi, ito talaga yung nangyayari sa bansa.